Ito si MP The King, ang jungler ng Blacklist. Ginamit niya si Alpha sa MPL Philippines Season 14 laban sa Smart Omega. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung anong item at emblem ang gamit niya kay Alpha ngayong Season 34 para sa kanyang full guild first item. Top Boots, War Ups, Queen Swings, Winter Crown, Radiant Armor, and Immortality. Para naman sa kanyang emblem, gumagamit si MP ng Fighter na may Trail, Season Hunter, and Impure Rage. Narito ang highlights kung paano niya gamitin si Alpha sa MPL Philippines Season 14 Playoffs. At least ngayon ay mas may reliable sila na pang backline, which is nga si Andorio on this league. Pero speaking of, si Ryota, makakatakas ba rito? Off-cam kill muna rin kay Haji, pero sakto! Trade din agad para sa Blacklist International taking Filipino footballer! Ay! Op! Teka lang, makaka-football nga ba siya papalayo rito kasi inabutan siya ng Way of the Dragon, pero Crimson Beacon sabay lahat na ng mga miyembro ng Blacklist International ay ready sumagip sa kanilang kakampi. Ito na rin, nakikita natin na bumibitik na rin yung Lord at sinisimula na ating mga players sakto sa may likod. Ay sabay latag ng napakagandang RWM, pero si Jomi at ang kauna-una ang mabibigyan at si Ohep ay buhay pa rin. So napapato niya lang yung kanyang mga bola, pero mukhang eto na nga yung parusang pinakahihintay ng Smart Omega. Kaso MP The King, hanggang saan siya madadala nito Winter Transition Play? Kanya namang maikakasa. Andun pa si Beta, bumabato ng mga pitik-pitik para unti-unti pa rin tamaan si Ryota, pero dun na yata magtatapos ang team fight natin. Oh, parang sabi nila, alis na lang muna tayo, parang delikado yata kasi yung spam din ng skills ay mas marami para dito kay MP The King. And may kita natin na pupwesto na rin sila dito sa may Lord, dahil nga pala yung spell bump, lifesteal by the way, ay napakataas. Ako, nakita si Okir, wala siyang pwedeng ilatag na swimming pool para dito sa ating laban. Kaya Okir ay napatay, biglang kinidlataan ni JM. Ni Lord JM. Kasi naglo-Lord eh. Hindi, pero JM naman talaga siya. Oo, muntikan din mapatay si Lord JM ng Lord, pero dumating si Perks para sa heal. Then nila MP The King and even Perks, merong mangigigil anytime ginamit na yung Glorious Pathway. Nakuwala ng Immortality para kay Chakbamba at wala pang napo-force out na battle spells para sa Blacklist International. Pero ayun na nga yung panggugulat na gagawin dito ni Jomat. Papasok na rin si Andorio with the Tempest of Blades. Si Ohep pa nga, ang kauna-una ang mapapatumba. And with the four blades ay si Lord JM pa nga yung isinunod niya. At ngayon ay natanggalan ng dalawang miyembro. Magkabila ang kupunan. Is magka-out na ba sila? Inilalaban pa kasi yata. Wala nang Tempest of Blades at na-pop na yung Immortality. At Andorio wala na buhay doon. Pero inilalaban pa rin nga kay Perks. Nandito ang kapitan. Nandito si Haji the KDA Machine. Nagbibigay na ilaw para sa Black. Ang nating pansinin ay nabubuhay pa rin sa kabila ng lahat si MP The King. At siya ang crucial din naman pagdating na sa mga ganitong klase ng objectives. Oh, speaking of objective, kukuha na rin may middle lane. May setup yata na gagawin dito ng side ng Blacklist International. Mapapaangat at mabubuhat si Chatu. Naku, hindi na yata sila makakahanap ng setup dito. Tamang latag lang ng real world manipulation para makontrol yung kaguluhang nangyayari dito sa top lane. Pero hindi na ito papansinin na Blacklist International. Nakapag-pull down na naman yung Spear of Alpha. Ay si Joe pa ang susunod na mamaalam dito. Isama mo na rin si Atoy R. Kasi ang Blacklist International kumatok na naman sa base. At maging game number 2 ay mapapa sa kanila. Isa na lang ang inaantay ng Blacklist. Discuss that. Kanina si Lord JM. Now, it's the king of the agents. It's MP The King giving a tremendous performance para ipakita sa atin kung ano ang kaya niyang gawin using this Alpha. Man, ano bang rason kung bakit pinipili nila to? Dalawang beses, pangalawang beses na to. I think they just have full confidence na kaya talaga nilang laruin yung ganitong klaseng lineup. Because kanina pinag-usapan na natin, di ba, Hans, na ang isang Alpha ay kailangan talaga ng kakampi na kaya siyang ibalik sa sabihin na nating mas safe na lugar.